Welcome back sa ating YouTube channel, BitClips TV. So ituturo ko naman sa inyo mga dudes, mga idol, kung paano natin itabas naman sa tila yung ginawa nating pattern. So panoorin nyo lang ng maigi at pakinggan lang yung sasabihin natin para maiwasan natin ang pagkakamali. Dahil ang pagtatabas sa tila ay hindi basta-basta. May alignment din yan para maiwasan yung tinatawag natin maging pilipit yung ating pantalon. So panoorin lang ang video at pakinggan ang sinasabi. So umpisa na natin, ilatag lang natin yung tela, ayusin lang din, ipatong lang natin yung ating pattern. Then yung pattern natin ay may center line, kunin yung center line, sukat sa center line ng pattern papunta sa dulo ng tela, sa taas hanggang sa baba, kailangan pareha sila para yung align ng tila ay diretso, para maiwasan yung pagiging puckering at pagiging bias ng tila. So dahil lang pattern natin ay finish, so ipantay lang natin ang guhit. Una natin kinukuha dito ay parts ng back. Ang parts ng back ay alam mo na kung saan parte siya yan. Panoorin lang natin ng maigi. Ng back yan sa ano, kinukuha natin ay back parts ng pants. So ipantay lang natin yung guhit sa ating, kasi finish pattern ng ating papel. Saka natin siya lalagyan ng allowance. Pag naiguhit na. Sa bandang baba, lagyan mo siya ng allowance ng 2 inches. Para sa kanyang pangtupi. At dito naman sa mga side, ang magiging allowance ay mga 1 1/2. Ayan yung tax, kunin yung tax ng sa likod. Importante yan. Para sa babae, yung kunin yung guhit sa tuhod. Importante din yan para sa mga ekspertong manahi, hinahanap nila yan. Yan, lagyan natin ng allowance dun sa mga gilid, 1 1/2. Pero pagdating dito sa bandang taas dyan, sa crotch, taas, 1 1/2 yan, papunta sa baba, 1 1/2 na. Para sa adjustment naman yan, kung gusto magpaluwag yung may-ari, may adjustment yan. At dito naman sa taas, puro 1 1/2 na yan, sa gilid, 1 1/2 na mga allowance yan. So ganyan lang, napaka-simple lang do it yan. So ang tatabasin natin dito ay 4 na piraso ito. So isang tabasan lang to, sabay-sabay natin gagawin. So panoorin lang paano natin tatabasin sabay-sabay. At yan naman ang kukunin naman natin dyan ay yung kanyang front panel naman. Ganon din, sukatin yung center line, papuntang dulo, kailangan pantay para diretso rin ang tila at saka yung pattern. Para maiwasan yung pagiging bias yung tela. So ayan, kunin natin yung front sa baba, pantay lang sa papel, and then plus 2 allowance para sa tupi, and then kunin yung front na guhit. Ay alam mo na, tinuro ko na sa unang video kung nasaan yung front at saka yung back. So yun lang, susundan natin yung guhit ng front, bandang loob siya. So ayan, napaka simple lang yan. Siyempre pag sa una medyo mga napa kayo pa paano guguhit natin yan. Kung hindi niya ng tuhod ng guhit, yung guhit sa tuhod, kasi pagpapantayin yan yung front and saka yung back para maiwasan yung pagiging pilipit ng pantalon. Yan, kunin natin yung front dyan sa taas. At saka yung guhit sa pocket sa side, kunin natin yan, guhitan din natin yan. So yan ako, may guhitan natin yung front, guhitan na natin yung mga allowance, 1 1/2 1 1/2 bawat side, taas saka side, maliban lang sa laylayan, 2 inches sa laylayan ng allowance kasi pang-copy.
Liban doon ay one half na lahat yan. Allowance. So yung pattern natin ay finish, so dadagdag tayo ng allowance para doon tayo magkakat sa ating sa allowance, doon natin ikakat. Yan, huwag mong kakalimutan yung allowance. So pag hindi nyo nilagyan ng allowance yan, sisikip yan. Ito naman kukunin nyo sa space na pila. Na iwang space ay kukunin natin yung piecing naman ng packet. Packet piecing yung kinukuha dyan. Guguhit natin yung packet piecing. Yan. Kasi sabay-sabay itong tatabasin na apat na pantalon. Kaya ginuhit na dyan. Pero kung isa lang, kahit hindi mo naiguhit yan, kung isang pantalon lang. Yan. Ngayon, ilalatag na natin yung tatlo pa. Yung tatlo na tila ay hindi na natin yung guguhitan. So, pagpapatong-patongin na lang natin yung tatlo ng maganda lang pagkakapatong, pagkakarin, pantay-pantay lang. Yan. At yung sa ibabaw naman ay yung ating minarkingan na. So, ganyan yung ang layout niyan. Yung apat ang tatabasin nyo. Yan. May marking na yung pinakaibabaw. Kasi yan ang susundan natin para ikat yan. Yung space naman dun sa bandang baba, yun ay kukunin natin ng pang waistband naman yan. Eh, kunin mo siya ng lapad ay 4 para sa waistband niya. 4 ang lapad. Diretso. No, sa dulo lang yan. Ayan, dahil hindi kaya ng gunting, gagamitan natin ng cutter kasi makapal na siya. Kung gunting gagamitin natin, matigas na. Kaya cutter nang gagamitin natin dyan. Ingat-ingat lang sa paggamit ng cutter kasi matalas ang blade niyan. Kung dito sa cutter, mag-gunting na lang yan. So ayan, pinagiwalay na natin yung back yan, back, yan ang itsura ng back. Yung maliit na yan, yan ang piecing naman, magiging piecing. Ayan, hindi ko na ipakita sa video sa bandang baba, yung pang wishband na una na i-cut yun, na cut lang yung video natin. Naman yung front naman yun. Ayan yung front. Ayan, napakasimple lang. Tapos na ang ating pagkakat. So, diretso na yan sa mananay. Mananay ng bala dyan. So, kung nagustuhan yung ating video, may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa ating comment section. At kung gusto nyong matuto sa mga ganitong ano, magtanong lang kayo, huwag kayo mahiya. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong upload na video. Marami pa tayong video na gagawin dito sa parte ng tailoring, pattern at saka cutting. So, good luck sa inyo lahat. Maraming salamat.